Hey you guys, and welcome to another video. And so today po is I'll be sharing to you guys what I learned and what I realized after po ng one sem sa law school. So if you're interested, then please keep on watching. By the way, I'm Jeremiah and I upload law school and law student related vlogs. If you are new to this channel, please don't forget to click subscribe and click the notification bell sa tabi na subscribe. Or you can just simply click the click here na circle dyan sa my corner. So let's get to the video. So guys, hi nga po and welcome to another video. So guys, kakatapos lang po ng first sem ko sa first year. By the way, sa mga first time po sa video ko sa channel ko po, I'm a first year law student po and kakatapos lang po ng first sem namin sa law school. By this time na parang pinapanood nyo yung video ko ngayon is nasa second sem na kami. Today, I'll be sharing nyo nga po kung ano na-learn ko or what I realized about myself after first sem ko sa law school. And I hope that I'll be able to encourage you and to enlighten you kung ano bang pwedeng i-expect kung ano makuha nyo sa law school even after one sem. So, let's start. Guys, my first realization is that I can read. Yes! Yung first realization po is na-realize ko na kaya ko palang magbasa. So, I can read. So, alam ko palang magbasa or kaya ko palang magbasa. So, this may sound funny but this is true po. Because, you know what po, growing up, talagang hindi ako mahilig magbasa. Talagang hindi ako nababasa kahit anong fictional na book or di kaya kahit na mga novels o kahit ano basta. Yung binabasa ko lang nung nasa elementary ako or high school are those books na required for us para sa exam or para sa quiz. Yun lang yung binabasa ko. Pero yung mga fictional na books, yung mga novel, hindi ko po siya binabasa because yun nga, hindi ako mahilig magbasa. Kung magbabasa man ako ng book, are only those books na may illustrations, o di kaya may pictures, o di kaya yung mga books na colorful. Para naman is mas magkaroon ako ng interest basahin yung book na yun. Pero aside from those, hindi na ako nagbabasa talaga. Because nga, I find books, no offense po sa mga mahilig magbasa, I find books na boring basahin. May nabasa ako na dalawang novels actually nung college. But these books, these novels were the books na yung pinaka-controversial or pinaka-sikat noong time na yun because yun nga, pinagbawal siya ng simbahan, pinagbawal siya sa ibang countries. Kaya nung lumabas yung issue na yun, parang nagka-interest ako na inisip ko na parang ba't ba nila pinagbawal to? Ano bang issue sa book na to? So these books na nabasa ko last time nung nasa college ako ay yung books ni Mr. Dan Brown. Yung kung alam nyo po yung ano, yung Angels and Demons and yung pinaka-sikat is yung The Da Vinci Code. So binasa ko talaga siya because yun nga, it was very controversial and intriguing na book that time. So yun po, binasa ko siya and makapal na novels yun pero talagang binasa ko siya for I think for a month yung isang book kasi nga na-intriga ako. Pero yun nga guys, after nung nabasa ko yung books, na-realize ko naman na okay, ganito pala yung book na kailangan mo palang paandarin yung imagination mo para maintindihan mo yung book. So nung nabasa ko na, sabi ko okay, yun pala. Pero na-realize ko din na may movie naman, so ba't hindi na lang yung movie yung basahin ko? So yun ba, pero yun din yung sinabi nila, mas maganda din talaga na basahin mo yung book bago mo tingnan yung pelikula kasi may mga changes daw for the sake of cinematography, parang ganun. Pero yun guys, my point po is in my whole life sa academe is dalawa lang talaga yung novel na nabasa ko, tapos yung books na nabasa ko lang is yung mga books na required sa subject. Pero guys, I tell you, na-realize ko po nung nasa law school na ako na we have to read a lot. Kailangan natin magbasa ng napakaraming basahin, makakapal na law books na kailangan natin basahin para sa subject natin. And then I realized na kaya ko palang basahin yung mga books na yun kahit na walang pictures, kahit na walang illustrations, kahit na hindi colored yung mga prints doon. So na-realize ko guys na kaya ko pala. And I know some people who are watching right now can relate na talagang ayaw natin magbasa. Pero guys, pagdating sa law school, kaya natin magbasa ng mga kapal ng books. Remember, our books sa law school are mga kapal. They are authored by justices of the Philippines. So may mga explanations sila about sa batas. And guys, medyo boring siya talaga. If you're going to read the annotations, yung mga explanations ng mga judges, then you will realize na okay, hindi naman siya talagang boring. You just have to paandarin yung imaginations mo para maintindihan yung mga law books. So yung first, yung realization ko na kaya ko palang magbasa ng mga books. Next. Guys, sa law school, na-realize ko that I am capable of sharing. Yes guys, you heard it right. Growing up kasi sa akadema, growing up as a bata or as a teenager, growing up as sa akadema, parang nasa elementary, nasa high school, especially that I grew up in public schools. So, maraming tao, maraming students. So, sanay tayo guys na makipagkompetensya sa lahat ng tao sa school. And as much as possible, kung ano mang meron tayo is parang sa atin lang.
because we don't want other people like to go ahead, parang para maungusan tayo ng ibang tao. So as much as possible, we don't share what we have back in high school or elementary, di ba? But guys, I tell you, sa law school po is iba. Walang competition sa law school. We all want to become a lawyer someday. So ginagawa namin sa law school is we do share everything, not the answers during exam, but we share materials. Anong materials po? I'm talking about mga reading materials, o di kaya mga reviewers, o di kaya pag may mga materials galing sa Luzon or sa mga sikat na mga school sa Luzon, may mga reviewers sila doon na bago, o di kaya mga PDF files. Yun guys, what we do sa law school is we share. And you know what? Narealize ko na mapagbigay pala ako na tao, na kaya ko palang magbigay ng kahit ano, because I know some people din sa Manila and they send me some PDFs, yung mga soft copies ng mga reading materials. And guys, ginagawa ko po is may group chat kami. So anong meron ako, sinishare ko sa kanila, and yung mga klase ko din, kung anong meron sila, is sinishare nila sa buong klase. So, which is good. So, narealize ko na law school is not a competition. Di ba may kasabihan tayo na we have to burn bridges para lumamang sa iba? But guys, sa law school is iba. Remember, sa law school po is, we have to build bridges. So, we have to make connections. We have to share everything. Because you will realize, baka akala mo na, uy, ako lang maraming materials. But if makita mo yung mga materials na kaklase mo, you will realize na marami lang ibang materials na wala ko. So, mas maganda na may sharing talaga sa law school. So, narealize ko talaga na for us to succeed sa law school, na pumasa, na matapos ang isang SEM, mairaos ang isang year sa law school, we have to share. Sharing talaga po. Sharing is caring sa law school. So, yun yung second realization ko po. Next guys, narealize ko din na I can survive the day without a proper sleep. Yes. Kasi nung dati kasi, before I entered law school, yung body ko, yung oras ko lahat, nakafocus siya sa work lahat. So wala akong ibang iniisip guys. Kaya wala akong worry. Kahit na drained ako sa trabaho, pagdating ko sa bahay, is pahinga. Pero nung nag-law school ako, inisip ko, sa umaga, buong araw, nasa trabaho, then sa gabi naman, nasa law school, baka hindi ko nakayanin. Tapos may study pa. So yun yung mga iniisip ko before I entered law school. But you know what? I realized na, yes, kaya ko pala na kahit wala masyadong tulog kasi nagbabasa the other night, I can still manage to do my work, to do my job sa work, and of course, to do all my assignments sa law school. So guys, I tell you, kung kaya ko, is kaya nyo rin. Especially po, pag wala po kayong trabaho, if you're a full-time na student, then you are rest assured na magsusurvive ka sa law school. So yun guys, kaya natin sa law school kahit wala masyadong pahinga. Next guys, next na realization ko po is, this one is for recitation. I realized that kaya ko palang mangatwiran sa harap ng professors namin kahit na hindi ganun kalaki yung kumpiyansa ko about the topic. In other words, I realized that I can explain with conviction. Anong ibig sabihin po nun? Di ba guys, sa school, sa law school, may recitation. So, you will stand up sa harap po ng professors nyo, then the professor or the attorney will ask you questions about the case or about the topic. Tapos, Socratic pa yung method, so you will supplying a lot, then they'll be asking then just to draw a good na argument or conclusion about doon. Narealize ko po na kahit hindi ko po masyadong kabisado lahat ng buong case, is kaya ko pala mangatwiran as if alam ko yung topic. Ang sekreto pala doon is you just have to stand with attitude. You have to speak with conviction guys, na parang alam na alam mo yung sasabihin mo kahit po hindi ka po sure sa sinasabi nyo. You just have to say na conviction and always avoid saying in my opinion or I believe, kasi po hindi po to siya pageant. Dapat but everything that you're going to say is factual po talaga, is true based sa book. So you just have to say, no, the Quran is blah blah blah, according to blah 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 is ganito. So with conviction. So I realized na hindi pala siya ganun ka nakakatakot sa law school when it comes to receipt. You just have to believe in yourself with confidence, with conviction when you speak. So yun guys, I hope you learned something about this one. Next po, in connection po with my previous realization, na-realize ko din po na kaya ko palang mapahiya in front of everybody. Diba? Growing up, nung nasa elementary tayo, sa lower na academe, parang natakot tayo na mapahiya sa class pag may recitation, pag may tanong yung teacher natin, because yung mga klase natin ay mga bully. Pagkatapos, pag di mo nasagot, uy, ako, bobo, parang ganun. So, nakakahiya, diba? But, nung dumating ako sa law school, na-realize ko na nung one time or twice ba yung nangyari na hindi ako nakasagot guys, medyo napahiya ako sa klase. Eh. Medyo kinabahan ako kung anong magiging feeling ko after nung napaya ako. But I realized na nung naupo na ako sa upuan ko, sabi ko,
wala namang pakialam yung mga kaklase ko. Hindi naman sila naging bully. Hindi na lang ako kinansyawan na hindi ako nakasagot. So sabi ko, ayos lang pala na hindi ka makasagot sa law school. Because lahat ng mga klase mo ay professional na mga students. I mean, most of them are working and most of them are may experience na. So they know how to respect everybody. So wala na pong kansyawan sa law school. Well, sa experience ko po, hindi ko po alam yung experience ng ibang school. Pero so far, wala namang ganun. Walang bully na nangyari. So na-realize ko na, okay, pag may humiliation na nangyari sa receipt, during receipt, wala naman palang humiliation. Hindi naman pala ako madidepress o magiging lonely because of what happened. Because nga guys, sa law school is an experience talaga. Kahit po, nagkamali ka dun, yung mga klase mo sa law school, they will not, as much as possible, they will not bully you because sa yung mistake. Alam nyo kasi, yung mistake mo din is magiging learning experience nila. Pag hindi ka nakasagot, so para sa kanila, okay, mali pala yun, so okay, alam ko nang gagawin. Yung mistake ng everybody is a learning experience for everyone also. So guys, to tell you, sa law school po is wala na pong hiya-hiya talaga. So kaya nyo pong mapahiya sa law school in a good way, okay? So you will have it charged to experience talaga. And you will grow eventually sa law school because of those humiliating na mga times. Next! Guys, na-realize ko din after one sem sa law school na hindi na pala big deal sa akin ang makakuha ng low grade or low score sa law school during quizzes and exam. Why? Because hindi siya tulad sa lower na year sa high school or sa elementary na may competition, guys. So hindi siya paunahan kung sinong magiging flat one, sinong magiging dean's lister, ganun. Because sa law school po, mas importante sa law school is not actually the score or the grades. Well, sa akin to ha, this is my principle right now. Hindi sa akin nagmamatter yung grades or yung score. I'm not sure if I'm just being defensive kasi hindi naman ako magaling talaga. Hindi naman talaga malaki yung scores ko tsaka grades. But to tell you, mas importante sa law school yung learning kaysa sa grades. Now, people will say, no, kung anong alam mo sa law school, mag-reflect yan sa grades. So meaning, pag marami kang alam sa law school, ibig sabihin, malaki yung grade mo, di ba? Yun yung reflection nun. But I tell you guys, hindi siya at all times applicable na ganun. Because there are a lot of times na alam mo na yung topic, alam mo na yung provisions, but medyo mahirapan kang mag-explain in writing or mag-express ng ideas mo, kaya at the end of the exam or quiz, low pa rin yung grades mo. But again, it doesn't mean na low grades is wala kang alam. So na-realize ko na kahit low yung grades tsaka yung score, is parang ayos lang. Alam ko naman sa sarili ko na may nalaman ako sa lesson. So yun guys, but I'm not saying in behalf of every law student. But depende sa inyo kung ano talaga yung binibigyan niyo na values na mas marami. Baka mas more on the grades kayo tsaka yung scores. Pero sa akin talaga, I'm more focused on the learning kahit na hindi ko man ma-reflect yun sa grade. Pero sabi ko, mas satisfied na ako pag alam ko na naintindihan ko yung topic. So yun guys, na-realize ko na yung low grades or low scores sa law school is ayos lang. Hindi siya big deal para sa akin. And I think, I'm not sure if you will agree to this one, but for me, yun yung feeling ko sa law school. Next, guys, sa law school po, after one sem, na-realize ko din na I am a Superman. I am Superman. So parang ganun, na-realize ko po na I'm a Superman or I'm a superhero. Why? Because kinaya ko po sa first sem na pagsabayin yung trabaho tsaka yung law school. Yes, isa yun sa mga consideration ko. Tas isa din yun sa mga sinasabi ng mga kaklase ko or yung mga kaibigan ko tsaka yung family ko na baka hindi ko kayanin because I'm working full-time. Tapos yung pagiging law student is full-time din. But then na-realize ko naman na yes, nasa adjustment period pa ako. Pero I think I can go through this one. Parang kakayanin ko na kahit may trabaho ako in the morning, tapos law school sa gabi. It's just a matter pala talaga ng priority, tsaka yung time management. Priority kasi pag may mga vacant ka na times, so pwede mong gawin yung mga kailangan mong gawin during those vacant na time. For example, yung mga assignments, mga digest, yung mga readings for law school, para naman at least magawa mo lahat yung kailangan mong gawin sa law school and even doing that one during daytime. Parang ganun. I'm not sure if you're getting my point, but that's what I'm trying to say, na kaya pagsabayin ang trabaho, tsaka law school. So far, yun nga lang guys, the quality is hindi talaga siya tulad ng quality if you are a full-time law student. But so far, I'm satisfied with my performance na I'm working sa umaga, tapos law school sa gabi, tapos ayos naman yung mga grades ko. So far, yung learnings ko ayos pa naman din. So yes, I realized that kaya ko pala and na-overcome ko yung fear na baka hindi ko kayanin yung oras ko sa trabaho tsaka oras ko sa law school. So yun guys, if you are working full-time right now and you're planning to proceed to law school, then I'm going to tell you, kaya yan. Because we are superheroes. We are Superman. Okay? Next.
Guys, I realized also that I am capable pala of changing myself from being a close-minded person to an open-minded person. Because before law school, diba, I'm not sure if you can relate to this one, but I'm one of those people na who gives comment like easily. Kung ano man nakita ko sa TV, kung ano man nakita ko sa feeds, about sa balita, about sa mga tao na nakaupo, sa lahat ng ginagawa ng government natin. But guys, I realized po after one sem sa law school, na-realize ko na if we are going to look at the legality of everything na ginagawa ng mga tao sa government right now, is wala naman silang ginagawa so far ha, na illegal or I mean unconstitutional, na against the constitution. Na-open yung mind ko na okay, before I give this judgment based on what I see, is kailangan ko munang tingnan kung those things are against ba sa constitution, parang ganun. So na-realize ko guys na I am capable pala to become a better person by becoming an open-minded person. Next! So guys, so far sa law school, sa first sem, na-realize ko guys na yes, in 4 months or 5 months ko sa law school so far, marami na ako natutunan. But I realize na wala pa. There's so much for me to learn pa talaga. Na yung alam ko ngayon is just the tip of the iceberg. Parang ganun. Though I feel so busog right now with all the learnings that I knew na nakuha ko po sa first sem. But then I realize na, oy, hindi pa to lahat. May marami pa talagang kailangan ko pang malaman and may marami pa na hindi ko pa alam. So parang ganun. If you don't know po, may mga kasabihin kasi sa law school lang, pinaka maingay sa law school are those first year students. Because first year students, pag na-indikan ng laws or ng learnings about laws, putak ng putak yung lahat ng mga first year. Because we thought na alam na namin lahat about sa laws. Pag may pinost sa Facebook, comment agad na, oh hindi, bawal yan sa law, parang ganun. But then I realized na no, hindi pa to lahat, because napakarami pang pwede kong malaman sa about sa laws sa government. I'm just hoping na sa next na mga sem, sa second sem, this first year, tsaka sa second year, third year, tsaka fourth year ko sa law school, is masatisfy lahat ng kailangan ko na mga learnings na gusto ko pang malaman. Kasi talagang gusto ko talaga parang I'm very interested to knowing more about our Philippine laws. So yun guys, so na-realize ko na konting-konti pa yung nalaman ko about sa laws sa Philippines. So more on the general laws pa yung nalam ko. So we need to dig deeper pa talaga sa Philippine laws. So yun, next! Guys, this will be my last realization sa first sem ko po so far sa law school. Guys, na-realize ko po that anything sa law school is very impossible pag walang divine intervention. So what I'm talking about is that law school is impossible without God. I don't know if you believe in God or if you believe in Jesus, but I do. So na-realize ko po na hindi ko kakayanin yung first sem sa law school pag di ko sinali si God sa journey ko sa law school. Why? Because there were a lot of instances talaga that I struggled sa law school. Like financially, wala akong pera guys. Yung sahod ko, yes, sumasahod ako because I'm employed. Pero yung sahod ko, napupunta lahat sa bills, sa bayad, sa car loan, sa grocery, sa gas, sa tuition. So sabi ko, saan pa ako kuha ng pera? But you know what? God is very faithful talaga. God uses a lot of people for me to survive law school. You may not realize it, but God will use your classmates, God will use people, your kapitbahay, your parents. So God will use everyone for your benefit. That's why so far na-realize ko talaga na I'm very sure that I cannot survive law school talaga pag wala si God, pag wala ang prayers. You have to back up your law journey with prayers talaga. Prayers from your family, prayers from everybody. Because, grabe, may mga times na hindi ako makapagbasa, pero medyo kinakabahan ako kasi later sa klase, may mga receipt, may mga exam, may quiz. But then, yung mga times na nag-worry ako, ma-realize ko pagdating ko sa law school, minsan walang pasok. So sabi ko, grabe talaga yung Panginoon na alam niya na hindi ako ready for that day, and He gives me the benefit of every situation talaga. So guys, divine intervention talaga is very important sa law school. So we have to pray and we have to include God in our journey sa law school. I hope you won't find this one cheesy, but I'm telling you, no one can survive law school without prayers. So yes, yun nga po yung mga realizations ko po after one sem ko sa law school. I hope that I was able to inspire you, to encourage you to proceed to law school with all the learnings, with all the realizations that I had so far for first sem. So I believe guys na sa incoming years ko pa sa law school, that I can learn so much, that I can grow so much pa po. And yes, I hope na you find this one interesting. I hope that you find this one informative. And if you do, please don't forget to hit this thumbs up. Guys, please write your comments sa baba if you have questions, if you have any comment about this video. So if I said something wrong, so please let me know. Parang ganon. And also, I am encouraging everyone to please follow me sa social media accounts ko, sa Instagram, sa Twitter, sa YouTube ko, isang YouTube. Tapos may email pa ako nakalagay dyan sa baba.
if you want to send me an email. And guys, may page na ako sa Facebook. It's called Law Presser. I post there some law-related na mga announcement mula sa LEB. O di kaya, most of the time, I post po mga videos, mga snippets sa naging araw ko po sa work tsaka sa law school. So if you're interested, please follow me sa Facebook named Law Presser. So yun lang guys, if you're new to this channel po, please don't forget to click subscribe and click the notification bell for you to be informed kung may bago akong upload. So yun guys, if you have any suggestions, please let me know para may gawin ako sa mga following videos. So that's it for today. Thank you for watching and I will see you in my next video.